Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Ano po ang tanong? Dala marahil ng pandemic na ito, mayroon po tayong mga OFWs na nagtatanong, Father, paano ba ito? Wala kaming maipadala sa pamilya. Yung isang tanong ay, kailangan ba namin magpadala? Yung ikatlong tanong ay, magkano ba dapat ipadala? Ano pa? Magkano ba dapat ang ipadala? Simulan ko sa isang kwento. Merong isang babae na nagpunta siya sa ibang bansa para magtrabaho. Kasi mas maganda ang kita doon kumpara dito sa Pilipinas. Ano po? At naging maayos ang buhay niya. Ang una niyang nakalimutan ay magpadala. Ano po? Magpadala sa mga kapatid niya na nangangailangan. Marahil ang dahilan ay ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kasaganahan. Unahin ko lang muna ang sarili ko. Anyway, yung ate niya, ang nangungulit sa kanya. At palagi siyang hinihingan. Ano po? Hinihingan. Pagpadala ka naman, ano? 500 lang, 1,000 minsan. Pag walang pinapadala, kukulitin ng ate niya. Ano po? Minsan sasabihin ng ate niya, may sakit siya o kaya ang nanay niya nagsisinungaling, ano po. At galit na galit itong babaeng ito. Galit na galit. Naiinis siya na siya ay palaging hinihingan. Ano? Pagkamisan, kahit naman ikaw, siguro, pag ikaw ay pinipilit na magbigay, nagagalit ka, di ba? Ano? Anyway, so, kahit pa paano nakapagpapadala yung nagpapadala. Minsan malaki ang hinihingi ng ate. Pero, syempre na napipilitan ka magpadala, nainis ka. Ngayon, ito ang malaking problema. Natanggal sa trabaho yung babae. May luho na. So nawalaan pa paano yung luho, di ba? Ano? Alam mo naman tayo, pag tayo ay sumasagana ang buhay, ha? Dati naman, 3310 ka lang. Ngayon, iPhone, di ba? Ano? Nagbabago eh, di po ba? Ano? Lumuluho, ha? Sabi nga nila, dati dyan ka lang sa turo-turo. Umunlad lang ang buhay mo. Ha? Pamax-max ka na. Depende po ba, no? So magandang pagtunan ng pansin yan. Anyway, nawalan ng trabaho. At hindi makakuha ng trabaho. Napilitan siyang umuwi ngayon. Ay wala siyang uuwian, wala siyang naipon. Sabi niya sa ate niya, pwede ba akong makitira muna sa iyo. Yung ate naman niya, sabi niya, sige, uwi ka. Tapos, umuwi, sinalubong ng ate. Ano pa? Siyempre, walang mukhang may pakita kasi walang naipon eh. Makikitira ka, di ba? Mahirap nung wala ka ng pera, mayabang ka pa. Di po ba, ano? Anyway, di umuwi. Kinupkup ng ate. Yung isang kwarto ng bahay, doon pinatira yung kapatid. Ano po? Tapos, mabuti naman may hiya. Pag kumakain, hindi maluho. Ano po? Pagkatapos ng isang linggo sa bahay, yung ate kinausap yung kapatid. Sabi, may sasabihin ako. Ano yun, ate? Sabi ng ate, may binigay na bankbook. Sa kapatid, may lamang pera. Sabi ng ate, iyan yung mga hinihingi ko sa iyo.
Alam ko hindi ka marunong mag-ipon. Kaya ako nagpupumilit na humingi. Kasi kung hindi ako mag-iipon para sa iyo, katulad nito, ay di walang wala. Pagtingin ng kapatid, ang laki ng laman ng bankbook. Ang laki ng laman ng bankbook. For 3 years na hiningi ng ate. So iyak nang iyak yung kapatid, di ba? Kasi galit ka sa ate mo, hingi ng hingi. Yun pala, iniipon para sa kanya. Kasi may mga taong hindi marunong mag-ipon, hindi po ba, no? O, di, hiya, lalong napahiya ka, di ba, no? Magbibigay ba ako, Father? By the way, hindi yan ang ate mo, ha? Yung mga nakikinig na OFW, malay ko doon sa humingi sa'yo kung iniipon, di pa ba, no? Mag-ipon ka, ha? Akala mo, ha? Iyak-iyak ka dyan. Ha? Naluluha-luha ako. Hindi mo yan ate. Ano po? Ano ibig sabihin? Unang-una, pinaliwanag ko na ito. Ano po? How to manage your finances. 10, 20, 70. Sa ating mga OFW. 10, 20, 70. Always set aside 10% of your income for your charitable work. The 10% of your salary should be given to charity. Ano po? To the church, whatever charitable institution. It must be given back to God, the 10%. The 20%, 10-20 of your salary must be put into savings. Savings yan. Ang savings ay hindi yung natitira sa mga, hindi yan ang sobra sa iyong mga expenses. Hindi. Bago ka gumastos, isave mo na yung 20%. Itabi mo na yan. Ha? Kung sa sungka, isubi mo na yan. Di ba? Huwag mo nang gagalawin yan. Itabi mo yan. Kailangan mo yan. Yung 70%, doon ka lang kukuha ng panggastos. Yung 70%. Kung ano man, rental, kung ano man ang gastusin mo sa pang-araw-araw, dyan mo kukunin. Ano po? Yung ipapadala mo sa Pilipinas, dyan mo kukunin sa 70%. Hindi sa savings, kundi sa 70%. Bakit? Baka ipadala mo yung 20%, hindi naman pala sinisave ng pinapadalahan mo. Di po ba? Ano? So magkano ba, Father, ang ipapadala ko? Well, bahala ka. But yung ipapadala mo ay hindi lahat ng iyong sahod. Hindi lahat. Huwag mong pakikilaman yung 10% ng iyong sahod, hindi iyo yun. Yung 20%, isave mo yun, ipunin mo yun. Ang merong nagpapatuloy mabuhay ngayon sa panahon ng pandemic, yung nakapag-ipon, nakapagtabi ng 20% ng kanilang sahod. Ano pa? Yung walang-wala, yun ang mga lumuluha. Yung nangutang, ngayon hindi mo alam kung paano mo babayaran yan, wala kang kita. Yung 70%, doon ka kukuha ng panghulog. Yung 70%, I mean pangbigay sa iyong kamag-anak. Bahala ka na kung magkano ibibigay mo doon. Kailangan ko ba ibigay lahat? Aba hindi. Aba hindi, magtira ka para sa iyo. Ha? Doon sa 70%, magtira ka para sa iyo. Magtira ka. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging trabahador. Ang pagtatrabaho ay bahagi ng buhay. Hindi yan ang iyong pagkatao. Mahirap yung tayo ay OFW, padala natin lahat. Tapos yung mga pinapadalhan mo dito sa Pilipinas, nagpapasasa. Sorry for the words. Ha? Para bagang ang yayaman nila na hindi naman nila pinaghihirapan. Yan ang unang pagbasa ngayon. Huwag mong gagastusin ang mga bagay na hindi mo pinaghihirapan. Yan ay pagnanakaw. Sorry for the words. Ha? Kaya nga po, huwag ko maging guilty mga kapatid nating OFW. Hindi nyo kailangang ipadala lahat.
Huwag kayong magigilty na yan lang ang pinapadala ninyo sapagkat yan lang ang meron kayo. Huwag niyong ipangungutang ang inyong ipapadala. Ano po? At sana naman yung ating mga kababayang nandito sa Pilipinas, ano po? Aba, huwag naman kayong kumakagastos, piling ng iba. Yan ay hinuhukay at dinadampot lang. Ano po? Nung ako po ay nasa Abu Dhabi, ang temperature ngayon ha, itong mga ganitong buwan, 45, 50. At ang kamag-anak niyo ay nagtatrabaho sa ganitong init ng panahon. Tapos ikaw, pahila-hilata, di ba ano? Yung mga anak, turuang magtipid. Ano po? Mahirap yung mister mo o misis mo nandun sa Abu Dhabi, nandun sa Dubai, nandun sa ibang bansa, sa Oman, kung saan man, ano po, nagtatrabaho. At ikaw, mister, wala kang trabaho dito sa Pilipinas, nangabit ka pa. Sorry for the words. Nagbisyo ka pa. Mahirap yung silang nagtrabaho, pag uwi nila, wala silang dadatnan. Na hindi kayo nakapundar. Wala man lang kayo naipundar. Pumundar kayo. Huwag niyo sasabihin, ay, si kuya naman, si ate naman, nagsubi na ng 20% doon. Hindi. Aba, may karapatan siya sa kanyang hinuhuhin, pinapadala sa inyo. Ano po? Ipundar ninyo. Sana naman, pag uwi niya, sasabihin niya, ate, oh, ito pong binili ko sa mga pinadala mo. Ate, ito pong mga... Diba? Hindi yung pag-uwi niya, ate. Mahingi naman. Ha? Kaya tayo, bakit ba sikip ang airport natin? Ang dami sumasalubong, ang dami humihingi. Di po ba? Ano? Aba, kailangan nating intindihin. Simple financial management. 10, 20, 70. 10% must go back to God. You call it tithe, but it must go back to God. It must be given to charities, to whatever. Ano po? Yung 10% na doon, di kasali yung tulong sa pamilya. Ano po? Yung tulong sa pamilya, kukunin mo yun sa 70%. The 20% must be your savings. Save! Mag-save ka. Hindi lahat ng ate sa kwento ko, yun ang ate mo. Ano po? Ha? Yung iba nga, hindi pa dumadating, ginastos na eh. Inutang na eh, hindi pa ba? Ang gagastusin mo lang ay yung 70% ng iyong kita. Ngayon, if you are spending more than 70%, then you are living beyond your means. If you are spending more than 70% of your income, then you are living beyond your means. Turuan po ang mga batang magtipid. Turuan, ano po? Mahirap yung bili ng bagong cellphone. Hindi naman nagbabago ang kausap mo. Hindi po ba, ano? Mahirap yung bili ng bagong cellphone. Kung tutuusin, hindi mo kailangan bumili. Kasi kung ikaw ay may plan, every 2 years may bago kang cellphone. Bakit mo kailangan bumili? Ba't mo kailangan bumili? My dear friends, my brothers and sisters, maybe it's good also to invite everyone to look into your expenses. Hindi lang yung mga OFW. Ano po? Tayo. Ako ba yung nagbibigay ng 10% sa aking sinasahod? Sa charity? Ano po? Ako ba yung nagtatabi ng 20%? Ang ginagastos ko lang by 70%? Kayo po ang sumagot niyan. Hindi pa huli ang lahat. Pero yung mga nakapag-ipon, at least magaan-gaan ang kanilang buhay sa panahon ng pandemic na ito. Yung walang inipon, yun ang problema. Ang tawag natin doon ay tulala. Di ba? Wala eh. Hindi po ba na? Tulala. Mahirap yung tulala ka. Hindi po ba na? Anyway, just remember, we try to become a better person today than yesterday. Ano pa? Ngayon ko lang nalaman, Father. At least may nalaman ka. Hindi po ba, no?
Mahirap yung matagal na nakaalam, walang ginawa. Hindi po ba, ano? Muli po, ipapadala ko po ba lahat, Father? Hindi. Hindi. Ano pa? Ha? Hindi. Kailangan mong malaman kung magkano lang ipapadala mo. Dapat nag-iipong ka. Doon sa mga tumatanggap, huwag na huwag kayong magpasasa sa pinaghirapan ng iba. Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. God bless.